magandang araw! It's weekend na naman at dahil nga may mga bisita ako ngayon, pupunta sa bahay ang aking mga biyanan at in-laws, family ni Mister, meron kasing fireworks show dito sa town namin at gusto nilang manood. Naglinis ako ng balcony namin kasi dito kami magpa-party, mag-dinner party. Yung mga anak ko tumulong din sa akin. Kahit walis-walis lang, si Ariana naman ay busy-busy sa pagdidilig ng mga halaman at nag-wipe din sila ng tables. At sa hindi inaasahang pagkakataon, si Georgia ay nakagat ng bubuyog. Sobrang sakit pa naman. Tuwal si Mr. nagsasampay, ako naman ay busy-busy sa pagwawalis ng mga dahon na nalaglag dito sa puno. Hindi pala to puno, wedge pala to, hedge. Pagkatapos kong magwalis-walis ay napag-isipan kong gumawa ng potato salad. Napakadali lang naman gumawa. Kailangan mo lang ng patatas at pagkatapos ay ipipil mo ito. Pwede din naman hindi ipil. Pagkatapos ay hihiwain natin ito ng pa-square-square. At pagkatapos nating mahiwa ay ilalagay natin ito sa pot. At lalagyan natin ito ng tubig, iboboil natin ito for 15 minutes. Maglalagay din tayo ng asin. While nagbo-boil yung aking patatas ay maghihiwa ako dito ng spring onion. Pagkatapos ay magmi-mix ako ng mayonnaise, Dijon mustard at saka white vinegar, salt and pepper para sa ating potato salad dressing. So magbo-boil din ako ng 4 na itlog. Kailangan natin ito, isa ito sa mga essential na sangkap na gagamitin natin sa ating potato salad. Pagkatapos ma-boil yung ating egg ay pipil natin to, of course, babalatan natin. After nyan ay hihiwain natin ito, depende kung anong style ang gusto mo, ito yung style na gusto ko ngayon. Pagkatapos ay ilalagay na natin ito sa bowl, halo natin yung ating potato salad dressing, mimix lang natin together. So na-overcook ko pala yung patatas kaya medyo ano siya, parang mashed potato na. So ayan, lagyan din natin ng parsley of course para naman maganda tingnan. At of course, ilalagay natin yung ating fried bacon, so dapat crispy-crispy yung bacon para perfect na perfect. Pagkatapos ay maghihiwa ako ng lettuce. Kailangan ko rin kasing gumawa ng lettuce salad. So meron din ako ditong kamatis. Hiwain lang natin ito according sa gusto mong anong style na gusto mo. Meron din tayong sibuyas. Maghihiwa din tayo ng cucumber. So dapat greeny and leafy yung ating green salad. I-mix na natin ito together. Kamatis, sibuyas, tsaka yung ating cucumber. Maglalagay din tayo ng asin at saka pepper. Pero ito yung handaan dito sa New Zealand. Barbecue kasi yung theme namin ngayong gabi. So, kailangan ng mga salads. Sa Pilipinas, yung mga salad natin is matatamis, macaroni salad, buko salad. Namimiss ko talaga lahat ng salad sa Pilipinas. Gagawa din pala ako ng chicken wings, barbecue flavor. So, maglalagay tayo ng baking soda. Maglalagay din tayo ng paprika at saka garlic powder, asin at saka pepper. I-mix lang natin ito together. Maglalagay din pala tayo ng olive oil. Halu-haluin lang natin ito hanggang sa maghalo-halo yung mga sangkap. Pagkatapos ay ilalagay natin ito sa baking tray. I-arrange natin ito from A to Z. Makakamiss din pala yung handaan sa Pilipinas na bunggang-bungga. Dito kasi simpleng-simple lang yung mga handaan nila. Namimiss ko rin yung lechon baboy. So gumawa din pala ako yesterday ng apple pie. So isasabay ko na sa pagbe-bake sa oven. Si Mister naman ay busy-busy sa paghihiwa ng ating mga tinapay. Ito nga palang tinapay dala ng aking sister-in-law. Galing pa ito sa Hamilton. So ayan na, ready na ating tinapay. Wala mo ng rice today. Yung mga anak ko naman ay busy-busy sa paglalaro sa kanilang pinsan. Alam nyo kasi minsan lang silang nagkikita. Malayo kasi yung mga bahay. Hindi palaging nag-get together. So ito na nga pala si Mister nagba-barbecue ng sausage. Ako naman ay busy-busy sa aking apple pie. Lagyan ko nga pala ito ng glaze. Pinaghalo ko yung whipped cream at saka powdered sugar. Ito naman ay niready ko yung aming fruits. Meron nga pala ako ditong grapes, watermelon, blueberries at saka strawberries. Naluto na nga pala yung chicken wings natin. Kaya lang pinospone ko muna. Pupunta nga pala kami sa domain. Doon kasi i-held yung fireworks show at meron silang mga bits and pieces, meron silang mga activities for kids. So dadali namin yung mga bata para man makapaglaro sila doon. Pagkapasok namin ay nagbayad agad kami ng entrance fee, $20 lang naman for family.
for around 650 pesos kasama nga pala namin yung mga kapatid ni Mister, dalawa kasi yung kapatid ni Mister, lalaki tsaka babae, pati na rin yung mga pamangkin ni Mister. Nagbayad nga pala kami ng tickets, $4 each lang naman yung tickets or 150 pesos each. Konti lang naman yung mga rides nila, yung Ferris wheel nila sobrang liit pa. Naalala ko tuloy sa Pilipinas, nung sumasakay ako ng Ferris wheel, ayaw na ayaw ko talaga. Pang kids lang yung Ferris wheel nila. Nagtry nga pala si Mister manalo ng buko, pero hindi siya nakaswerte. Gagamitin ko sana yung buko sa paggawa ng ginataang munggo, pero buti na lang binigyan siya ng may-ari ng isang buko na biyak na. Nagtry din ako dito sa raffle nila. Bibili ka lang ng ticket, bibigyan ka ng number at mananalo ka na ng ham or meat pack. Pero unfortunately, hindi kami nanalo. After naming ma-enjoy yung mga rides at saka mga bits and pieces, ay umuwi agad kami. Magdi-dinner pa kasi at hindi pa natapos si Mister sa pagbabarbecue. So ayun na yung dinner namin, ready na yung handaan. Pumasok nga pala kami, sobrang lamig kasi sa labas, hindi kinaya ng power. So hinintay namin yung firework show, 8:30 ng gabi nagsimula yung pumutok-putok. Kasama pa rin namin yung buong family ni Mister. Nandito lang kami sa bahay nanonood ng firework show. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!